Tawag dito Sintra board mga tol yan. Sintra board A3 size. So pakikita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng Sintra board na A3 size pero wala naman akong printer na A3 size. Dugtong method mga tol. Yan yung mga nakadikit, yan yung mga nakadikit na yan. Sowel ko ay A3 size lahat yan. Bago yan, intro muna tayo. Yo, kumusta mga tol? Ayos ba tayo yan? Maligayang pagbabalik ulit dito sa channel ko. At ngayong araw mga tol, yun na nga gagawa tayo. I-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang A3 size Sintra board. Nang wala naman akong A3 size na printer, meron lang ako ay A4 size. So, huwag na natin patagalin, rekta na tayo sa mga materyales. Ano ba ang kailangan natin para makagawa tayo ng A3 size na Sintra board? So, yun. Una, kailangan natin ng sticker. Ang gamit ng sticker ay vinyl inking sticker na matte. Pop siya, pop yung brand niya. A4 size mga tol. Okay? Gagamit din tayo ng photo top. Yan. Leather effect yung gagamitin ko mga tol. So, lahat ng nakikita nyo rito na nasa dingding, nasa wall ko, ay leather effect ang nilagay kong photo top dyan mga tol. Pop din ang brand niya. Yan. A4 size mga tol. Next, syempre, Sintra board, mga tol. Yan, Sintra board. Ang kapal nito ay 5 mm, mga tol. Ayan, o. Yan yung kapal niya. Yan. So, mamaya, sabihin ko sa inyo kung saan kayo makaka-score o makakabili ng A3 size na Sintra board na nakakat na siya, mga tol. Nakakat na. Yung last time, sino ba yung nakapanood sa inyo ng video o nung pinakita ko yung malaking Sintra board? Ano siya eh? Kaya medyo malambot siya. 3 mm lang siya. Mga tol, ito 5, medyo makapal na at matigas na siya. Alam ko nagko-custom din sila eh, kung anong gusto yung size na bilihin, ikakat na nila pagdating sa inyo. So, hindi na hassle mga tol. Next, syempre, cutter, tapos ruler, syempre, yan. Gagamitin natin yan sa pagkakat mamaya kasi manual cut ang gagawin natin. So, sunod natin sa Photoshop tayo kung paano ko siya nile-layout yung A3 size papuntang A4. Kasi sa A4 tayo magpiprint mga tol. Okay? Gets? So, tara na. Okay, una kong ginagawa mga tol ay nagkikreate ako ng documents. Yan. Piliin lang natin itong A3. So, A3 tayo mga tol ha. Tapos, ayan. 300 din yung resolution. RGB lang mga tol ha. Ayan. Tapos, create. So, ito na yung A3 mga tol. Ito na yung A3 size ha. Next. Open tayo ng ng design. So, for example lang naman mga tol, ito na lang si John Wick na lang. Ito. John Wick. Ayan. So, nasa, dito na siya sa Photoshop mga tol. Ang ginagawa ko dyan mga tol, para malakihan ko yung resolution, dito lang. Punta kayo dito sa image size. Ayan. Itong resolution na to na 96, gawin yung 300 para tumaas yung niya, quality niya. Yan. Okay nyo lang. Tapos hintayin nyo lang na ma-process mga tol. So, ganyan yung ginagawa ko mga tol palagi para ayan, malakihan yung niya, yung quality ng image, maging 300 yung resolution niya. Bumagay doon sa ginawa nyo yung documents na A3 size 300, di ba? Kung yung document size niyo or yung canvas niyo ah. Kung 300 ang resolution doon, so kailangan yung ilalagay nyo ring image or layout ay naka 300 resolution din para match sila. Okay? So okay na siya mga tol. Transfer natin ha. Lagay natin to doon sa A3 na ginawa natin na documents. So ayan. Ayan na siya. Control T. Tapos lakihan nyo lang. Ako hindi ako nagsasagad mga tol eh. Yan. Pwede na ako sa mga ganito mga tol. Yan mga ganyan. Kaya ganyan yung ginagawa ko, hindi ko sinasagad na isang buong A3. Kasi yung printer ko may yung printer ko hindi siya borderless. Hindi siya borderless. May border siya mga tol. Kaya pag sinagad ko 'yan, nilipat ko sa A4 size, sasakto siya dun eh. So may iba yung cut niya mamaya. Baka yung pagduktong natin eh magkaroon ng problema. Mamaya pakita ko sa inyo. So ganyan lang ako mga tol. Hindi ko siya sinasagad. I-unlock natin to mga tol ha, tong layer na to, tong background na to. Ulit, doon background, punta ka sa background, click nyo tong padlock para ma-unlock.
Tapos control T. Yan, pag control T lalabas na 'yang transform na 'yan. Ayun, ayan. Ayun siya. Ginagawa ko, kinukuha ko 'yung gitna niyan eh. Yan. Galing dito sa taas mga tol, ha, ulit ha, dito sa ruler, drag papunta sa gitna niya. Yan. Pag nakuha mo 'yung gitna, enter lang. Ayun na siya. Balik kayo dito sa layer 1 or 'yung do sa image mo. Punta kayo ng marquee tool. Yan, dito ha, marquee tool ha, 'tong square na 'to mga tol ha. Tapos drag nyo lang hanggang doon sa gitna na ginawa nyo. Yung gitna, ito. Zoom ko ha. Ayan, hanggang dyan lang. Dadrag nyo sa dyan. Tapos, control J. Para magkaroon ng copy, mga tol ha. Sana nasusundan mga tol ha. Step by step to mga tol. Tapos, next kong ginagawa, magkikreate ulit ako ng new documents na A4 size. Yan, A4 size naman. 300 resolution, RGB color lang. Create. Yan. Ito na yung A4 size. So, dito na tayo magpiprint ng image na ilalagay natin. Yan. Punta tayo ulit dito. Drag natin mga tula yung kinapipaste natin itong kalahati. Kinapipaste. Itong kinapi natin na kalahati. Dalhin natin sa A4 size na ginawa natin. Control T. Right click. Rotate 90 degrees. Ayan. So, ayan na siya. So, ayan yun, no? Kaya hindi ko sinagad yung size ng poster or ng image kasi nga kailangan ko maglagay ng border. Kasi nga hindi siya borderless yung printer ko na Epson na L360. So, makakat lang yung gilid eh. Hindi na magpapantay mamaya. So, ayan na siya. So, depende sa image. Minsan tinataasan ko yung brightness niyan. Depende sa image kung medyo dark na. Kasi ang pigment ink mga tol eh dark siya, yung output niya dark, kaya minsan dinadagdagan ko yung brightness na yan. Kung pwede na sa 50, oh, pwede na yan. Tapos piniprint ko yan mga tol, piniprint ko na. So ang settings ko sa print ha, sa print settings ko mga tol, syempre una piliin nyo muna kung ano yung printer na gagamitin nyo. Next dun na sa, dito na sa printing settings na. So, meron na ako dito mga preset eh. Yan, para every time, kiniklik ko na lang. Pero sa ngayon, sa tutorial na to, ito lang, document size, syempre A4. More option, yung output paper, dapat A4 din mga tola. Dapat pareha sila. So, yan. Mat lang ako mga tola, Epson mat, tapos high. Laging tsitsikan tong print preview mga tola. Importante yan, para in case na may nalimutan kayo, hindi agad siya mag-print. Napipreview niya pa lang, mababalikan nyo. So, sa more option ulit, advance, photo enhance, click nyo. Itong digital camera correction, i-check nyo to mga tola. Itong smooth skin, kahit wag na yan, babayaan nyo na yan. So, ayan. High speed mga tola, high speed. O, tapos, okay nyo na. Dito, dalawa yan. Printer manage color, tsaka Photoshop manage color mga tola. So, palagi akong Photoshop manage colors. Yeah, normal printing lang, black point compensation, pwedeng i-check, minsan nakakalimutan ko naman 'yan. Tapos print na. So, habang nagpi-print siya, yung isa naman ang kunin natin mga tol. Yan. Marquee tool ulit, etong marquee tool mga tol ha. Sana nasusundan mga tol ha. Yan. Dito naman yung sa kabila, ito naman yung kukunin natin mga tol. Yan. Balikan dito sa layer yung pinaka-image niya. Tapos, control J sa keyboard para mag-duplicate mga tol. O, tapos, drag na natin mga tol ha, itong ilalim. Papunta dito sa A4. Yan. Control T para matransform natin. Right click, rotate 90 degree ha, counterclockwise. Yan. So, yan na yan. So, ganun ulit mga tol. Piprint nyo na ulit. Kung ano yung ginawa natin kanina ng pagprint, yun ulit mga tol ha, wala nang babaguhin. So, ganyan ako mag-layout. Wala kasi, nang walang A3 size. So, Dugtong method ako eh. Itong lahat ng nakikita nyo nasa wall ko, yan ay A3 size na pinagduktong ko. Dalawang A4 pinagduktong para maging A3 size mga tol. Okay mga tol, eto na. Eto na yung na-print ko. Ayan. So baka nagtataka kayo, hindi si John Wick mga tol ha. So si John Wick lang yung
sinample ko dun sa Photoshop. Meron na kasi ako siyang, meron na akong nakaprint na ganyan na Sintra board. Yan, dun nakalagay. So, ito yung pinrint ko. Kasi gagawa pa ako para naman ilagay ko dito sa kabilang gilid ko si Spider-Man. Yan. So eto na lang mga tol. So ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, di ba? May border siya. So kung sinagad ko 'yon, mapuputol, di ba mga tol, gets? So next, lagyan natin ng photo top mga tol. Yan. So hindi ako nagma-manual ng maglagay ng photo top kasi palpak ako sa manual na paglalagay ng photo top. Ewan ko, hindi ko na ma-master eh. Hindi ko na ano. Minsan maganda, minsan talaga nagkaka-bubbles o hindi naman siguro talaga may iwasan yung bubbles mga tol. So ginagamitan ko na lang ng laminator mga tol. So ayan, pakikita ko na lang sa inyo kung paano ko siya nilalaminate yung photo top sa laminator. So basic lang naman din mga tol, may mga iba naman din akong tutorial niyan. Panoorin nyo na lang kung paano mag-laminate at mag-manual ng photo top. So pagkatapos nyo ng i-photo top mga tol, lagyan ng photo top, na laminate nyo na. Ang gawin nyo, ikat nyo naman yung mga, ayan, yung mga border na yan. Tanggalin nyo yung mga white sa bawat gilid. Yan. Mag-ingat kayo mga tol ha. Kailangan dito. Dito kasi magdudugtong yan eh, di ba? Yung katawan ni Spider-Man. So kailangan maganda yung putol dito mga tol. Diretso. Walang puti, walang lagpas. Ha mga tol ha. Kapag mga gilid ha, tanggalin nyo. Yan. Okay mga tol, pagkatapos ng ikat yung mga border o yung mga gilid na kulay puti, eh lapat na natin sa Sintra board mga tol. So ang paglapat, ganun lang naman, para lang din kayong nag-laminate ng photo top ng manual. Okay mga tol, dahan-dahan lang para maiwasan ang bubbles. Okay mga tol, unahin nyo yung unahan, yan, inuhan, yung itaas ng image mga tol ha. Next mga tol, syempre, iduktong nyo na itong nasa ibaba ng image. Okay mga tol, sakto nyo lang ha, sakto nyo lang na isakto, huwag nyong ipapatong mga tol ha, huwag nyong ipapatong kasi kadalasan pag pinatong nyo yan, pag katagalan, matutuklap yan mga tol kasi nakaangat siya eh. Okay? Kailangan sakto lang, kaya nga importante na sinabi ko sa inyo na maganda yung pagkakakat nyo. Walang sobra, walang lagpas, walang kulay puti, saktong-sakto lang para pag pinagdikit nyo, hindi siya masyadong halata. Okay, mga tol? Okay, mga tol, ang huling step ay syempre, ikat na natin yung Sintra board, yung mga sobra sa gilid na kulay puti. Yan, kakat nyo lang. Medyo dahan-dahan lang kasi medyo makapal ang 5mm mga boss. So, gawin nyo, una, pasadahan nyo. Tapos, pangalawa, yung pinaka-final niya na. Huwag nyo madaliin na isa lang, baka masugatan kayo. Minsan tumatalsik, bumibigay yung cutter mga tol. So, dahan-dahan lang naman. So yun na mga tol, ganun ko lang ginagawa yung A3 size na Sintra board. 5mm mga tol, so malali lang naman mga tol no. Kailangan nyo lang talagang makabisa yung paano i-layout, paano i-print, at paano siya ipagduktong. So sana may natutunan mga tol ha, kahit paano, kahit konti. Alam ko yung iba, alam na rin naman ito. Okay mga tol, mabibili nyo itong Sintra board na nakakat na A3 size, A4 size, or nagko-customize sila mga tol ng pagkat. 5mm, may 3mm din sila. Sintra board, message nyo si Jun Hamting Morales. Yung FB account niya, ilalagay ko dyan sa description sa baba mga tol. Click nyo lang para rekta kayo sa kanya. Taga-Cavite siya mga tol ha, so shoulder nyo yung shipping fee. Maganda siyang kausap mga tol, baka kung marami yung bibilihin nyo, eh maka-discount kayo mga tol. Kaya Sir Jun Hamting, baka naman. De, joke lang ha, joke lang. So sana may natutunan mga tol ha, hanggang dito na lang muna ulit. Okay, kita kasi tayo next upload mga tol ha. Kung nagustuhan mo itong video na to tol, eh pasubscribe naman mga tol ha. Click mo lang yung subscribe button
idamay mo yung notification bell, piliin mo yung bell na naka-all mga tol, para ma-update ka, ma-notify ka every time na may i-upload ako dito sa channel ko. So yun mga tol, kita-kitsa, let's upload. Warm ka Rubio po, sharing is caring mga tol. Huwag niyong papakainin niya mga tamad, ha? Tamad yan mga yan, ha? Okay? Peace!